Ano ba yung napag-usapan natin? Ano ba yung ano formal letter of demand ba yan? Preliminary assessment notice. Ano po yung FLD na po yun? FLD na. So nung nag-FLD, nag-protest kayo, nag-file kayo ng protest. Yes, sir. I-follow up mo. Gamitin mo section 203 prescribed na. Ano ba pinalo up nyo? Reinvestigation ba kayo o reconsideration? Recon. Prescribed na 'yan. I-follow up mo. Okay. Gawa ka ng ano, gamitin mo section 203. Wala ka na. Kasi nagpe-prescribe ang kaso kapag recon ang ifina-file nakasulat sa 203, section 203. Yung ano, yung mga instances na pwedeng mag-extend yung right ng BIR to assess. Since protest for reconsideration ka, nag-prescribe na yan. Wala na kayong liability. Yung assessment, nakalimutan ko na, yung assessment ba sa'yo, 50%? Meron surcharge na 50%? Ako hindi ko naman ma-recall sir, medyo matagal na kasi January pa namin na-file yung protest, January 2021 pa. Oo nga, pero ano na tayo ngayon eh, June, nag-prescribe na yan ng April. Ah, okay. So, ganun pala sir. So, dapat mag-ganun kami, sumulat kami, at inbook namin yung F203. Correct. Okay. Kasi ine-stopel yung sarili nyo kapag hindi nyo ginawa yun. Ah, okay. Sige sir, I will do that. So, besides sa section 203, meron pa ba kami pwedeng gamitin pa? Yung section 203 is right eh. Substantive right. Sino tatalo ron? Ang tatalo na lang doon, constitutional right. Mas mataas. Okay. So, hindi kung halimbawa, ganun sir, na hindi ba nag-prescribe yun kung yun ay before pa ng April na i-receive? Hindi. Kahit before April, ang kanilang obligation is tapusin niya ng April 15, 2021. Ah, okay. Eh, hindi naman nila tinapos. Definitely, ano ba mabigat? Yung right mo o yung obligation nila? Okay. Sige, sir. Diba? So, yung right mo magpe-prevail. Sir, meron ba tayong template doon? Sa pwedeng Kukopyin. Sandali lang, sir, ha. May tumatawag eh. Kukopyin mo lang yung section 203. Hello, Gia? Oh, nasa room ako. Nagkukwentuhan nga kami ni Eric eh. Andito na po kaming apat nila ni Sonia, ni Miss Len, tsaka ni Sir Romel, pero wala po kayo din sa loob. Wala ako sa loob? Opo. Tapos hindi na po kasi makapasok yung iba. Kasi po, ano, kayo lang po yung may access na magpapasok. Ibigay ko sa yung link. Ito yung link na kukwentuhan nga kami ni Eric. Dadalawa ka lang kami rito eh. So ito yung link sa tax specialista. Ito to. Ibigay ko sa'yo. Google Meet pa rin po yan. Oo, Google Meet. Ang dami na po nag-e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 
Ayan, padala ko sa iyo rito sa ano. Ayan. Ay, nag-left ako ng meeting, ako ng pitong kuba. Bakit? Ayan, nandiyan na ako. Wala ata si Eric. Dito? Kailangan po kasi para makapasok sila without your permission, kailangan po namin sila ilalag sa isa sa guest list. Bali po, kailangan po namin sila
Sige. So, kung nakikinig sa akin si Eric na nag-out ako, lumipat ako dito. Sige, kung pag-usapan natin maya-mayang konti. So, nawala si Eric. Nagkukwentuhan kami ni Eric. So, pag-usapan natin kung ano yung mga questions ngayon. Sa ibaba ko lang po itong pala. Sige. Okay na po, sir. Yan, ang liwaliwanag mo. Apo. Bali, for the first question po, galing kay Sir Leo Sereno po. Hi po, ask ko po regarding sa selling ng biological asset tulad po ng baka. In the buyer's view, exempted po ba ang seller sa percentage tax? Non-VAT po kasi siya. At sa creditable withholding tax? Okay, so ang pinag-uusapan natin, biological asset. Biological asset. Tama siya, yung baka is biological asset. Mukhang di ko naisulat dito. Ayon, biological asset. Ang tanong, eh, pag nagbenta ka ba ay subject ito sa percentage tax? At saka sa expanded withholding tax. Okay. Ang biological asset under section 109 tax code ay exempted sa percentage tax at exempted din sa 12% VAT. So, hindi magbabayad ho yan. Walang babayaran. Pero, depende ho doon sa buyer, kung yung buyer ay top withholding agent, edi meron po siyang withholding tax. At meron po kasing isa pa, kung ikaw ay agricultural supplier at nagsusupply ka nga ng mga biological asset at ang benta mo is more than 300,000, pakicheck lang yung threshold. Definitely, subject yan sa expanded withholding tax. Yun yung answer doon. Any other question? Next question po, galing po sa SMS. Ito po yung question po niya. Maaari po bang malaman kung may extend ang deadline for estate tax amnesty na June 14, 2021 to June 14, 2023? This was unanimously approved by the Senate and adopted as is by the House to fast track for Palace to review and approve it. Okay. Now in Malacanang na since last week, but no news yet up to now. Sobrang dami po kasi ng requirements at nahihirapan din po nakuhanin ang mga requirements dahil po sa pandemya. And if possible po ba, pwede po ba yun ma-approve after na po nung deadline na original, which is June 14, 2021? Ang pinag-uusapan kasi extension eh. So, kung walang pirma yan ni Presidente, at yan ay, ngayon, last day kasi ngayon, di ba? Dapat pirmahan ni Presidente. So, under our constitution, kung hindi yan pipirmahan, within 30 days from the date na-receive ng Malacanang yan, automatic yan, magiging batas. Ngayon, yung bang extension ay mananatili, magiging batas ba yan kung hindi pipirmahan ni Presidente? Ang answer dyan is natanggap ng Presidente within the required law, within the required period. So, honestly, hindi ko alam ang procedure dahil ano i-extend mo kung wala nang, kung nag-pass na yung period ng extension. Pero sa mga congressman tsaka senador, kaya nila binigay yan prior doon sa date ngayon, June 14, whether pirmahan niya ng presidente o hindi at kailangan lumagpas yung 30 days, eh sa utak nila, extended na yan. So kung pipirmahan siya ni presidente ngayon, eh lalo siyang magiging valid na batas kasi may pirma na presidente.
Kung tatanungin mo ako kung may extend o hindi may extend, kasi meron pang isang pwedeng gawin si Presidente. I-veto niya yan eh. Eh kung i-veto yan, edi tapos na yung batas, hindi na may extend. So, kung tasagno, sasagutin kita, kung may extend o hindi may extend, 50-50% yan. Ah, pwede may extend, pwede hindi. Another question. Next question po, galing kay Sir Philip John. Required po bang magbayad ng 50% surcharge kapag may deficiency tax assessment sa NOD, ini-invoke ng revenue officer, failure to file return and pay the tax required on the date prescribed? Aside po dito, may compromise penalty pang sinisingil sa NOD. Tama po bang kasama sa deficiency tax ang surcharge and compromise penalty? Okay, so compromise penalty. So, ganito answer dyan. Yung 50% surcharge ay ini-impose lang kung may false or fraudulent yung return. Oh, false and fraudulent yung return. Paano natin malalaman kung false or fraudulent yung return? Eh, titingnan mo ngayon kung yung indication, indicators of fraud. So, nasa RMO 15-95, nakasulat doon yung mga indicators. Kung ikaw, yung kaso mo ay nagpo-fall sa isa sa mga indicators doon, valid yung sinasabi ng BIR. Pwede silang mag-impose ng surcharge na 50%. Pero sa kwento mo, tingin ko mali yung pag-i-impose ng 50%. Dapat 25% lang kung failure to file on time. Failure to remit tax. Ngayon, tungkol sa compromise penalty, yes, pwedeng mag-impose ang BIR ng compromise penalty. Kasi ang kino-compromise po dito, mga bossing ko, itong compromise penalty na yan, yes ang answer natin dyan. Ang kino-compromise mo po ninyo dyan ay criminal aspect. Oh, so, ang compromise penalty ay pambayad mo sa criminal aspect ng iyong ginawa, omission or commission. Yun namang surcharge ay para ho sa civil penalty. So, magkaibang penalty po yun. Kaya pwede yung i-impose ng BIR. Isang civil, isang criminal. So, other question. Next question po, galing kay Ms. Aurea. Ano po ang gagawin kung may warrant of distinct and or levy? We just received the final demand letter, then we filed for a protest. Then they sent us a letter saying that disputed assessment because they said we exceeded the 30-day but we did not. FLD was dated December 21, 2020 but we only received it on January 13, 2021, and we submitted a protest on February 8, 2021. We also replied to the letter saying that we did not exceed the 30 days. After our letter, no reply and other letter was given. We just received the warrant this Tuesday morning. Can you please help us? This is for the year 2017. Tapos yung request daw po na yung protest po na ginawa nila is for request for the investigation. Wow. Pinahaba yung ano. Kailan na receive yung WDL? Ano po? Kasi po last week pa po ata to. Mukhang June 2. June 2. O, ganito yan. At ito ay 2017. 2017 case. Yung WDL mo, within 30 days, kailangan mo yan dalhin na sa Court of Tax Appeals. Otherwise, ang susunod niyan, kasuhan ka ng tax evasion. Kasi there is a presumption na tama yung ginagawa ng BIR. So, ang presumption, hindi ka nag-file within 30 days from the date na na-receive mo yung formal letter of demand. Kaya sila nag-issue ng warrant of distraint and levy. O, baka na-file mo sa maling venue. So, the best is pumunta ka na sa Court of Tax Appeals within 30 days. Otherwise,
magiging final and executory lahat yan, magagarnish yung bangko mo. Ang strategy ng BIR, issuean ka muna ng warrant of garnish, warrant of distinct and levy, then warrant of garnishment. Talo ka na. Kasigurado talo ka na dyan. So, para hindi nila ma-exercise yung kanilang power and authority sa'yo, punta ka ng Court of Tax Appeals at sabihin mo itong kailangan meron ka ebidensya na hindi mo na-receive yung tawag nito yung nakapag-file ka ng protest pala ng within 30 days from the date of receipt. So, yan yung pwede mong gawin, ma'am. Yun yung the best kasi nag-reinvestigation ka eh. Sayang. Kung nag-reconsideration ka, madali ito eh. So, hingi ka sa akin ng suggestion, punta ka na ng Court of Tax Appeals kasi pag hindi ka kumilos, kahit na may letter ka na sinasabi mo, ina-explain mo o pinatutunayan mo na ikaw ay nagkapag-file within 30 days, pakikinggan pa rin ng top officials ng BIR yung WDL nila. Itutuloy-tuloy ka niyan. Itutuloy-tuloy ka. So, mag-ano ka na, dumiretso ka ng Court of Tax Appeals. Kailangan mo ng tax lawyer dyan. Any other question? Sir, ask ko lang po kung naka-record naman po yung letter ngayon. Oo, naka-record naman. Para ipapanood ko na lang po ito kay Ms. Aurea. Oo. Next question po, galing ulit kay Sir Philip John. Kailan po ba normally ibabalik ng BIR yung books and accounting records ng taxpayer? May corresponding RR or RMO po ba ito? Merong walang RR yan at saka walang RMO. So, susulat ko lang muna yung tungkol dyan, ano? When to return yung iyong books of accounts and other accounting records. Ayan. After audit. Actually, yun ang sagot. Gagamit ka dyan ng section 235 ng tax code. Nakasulat dyan, isosoli nila after investigation. Okay? Isosoli nila. So, meron silang obligation na isole, substantive. Ang problem, kailangan hingin mo in writing para isoli sa'yo. Ngayon, nagawa ang BIR ng another rule. Pag hindi pa raw tapos yung assessment, hindi isosoli. Natural, hindi pa tapos eh. Ang sabi ng batas, pag natapos, kailan matatapos yung assessment? Di pag natapos yung investigation at nakapag-submit na ng report yung BIR sa assessment division, tapos na yung investigation. So, hingin mo, sir, gawa ka ng letter, formal. Gamitin mo yung section 235 ng tax code. Any other question? Next question po, galing kay Ms. Fatima. Pwede po bang magdagdag ng assessment ng BIR sa PAN after objection sa NOD? Dagdag ng assessment sa PAN. Increase from NOD. Ayan. So, ang sagot, hindi. Hindi, Fatima. Nakasulat yan sa RMO 67-99 na hindi pwedeng baguhin ng Regional Assessment Division yung report ng investigating office, which is the Revenue District Office. Because ang trabaho nila e review lang. So, kung may mali doon sa assessment o investigation ng RDO, dapat isoli nila yung file sa RDO at yung RDO, babaguhin nila yung kanilang report at definitely, since binago nila, kailangan nilang i-inform ka uli na nagbago yung kanilang assessment para mabigyan kanila ng due process. Makapag-protest ka dun sa pagbabago kasi ang na-protest mo, yung luma, hindi naman yung bago. So, hindi, ayon sa rules and regulation. Bawal na bawal. It's a usurpation of authority or usurpation of function yung ginagawa ng Regional
Assessment Division. Pwede mo silang kasuhan under revised penal code under section 269 ng tax code. Yun ang pwede mong gawin. Any other question? Next question po galing kay Saris. Magandang umaga po, Sir Emelino. Napanood ko po ang video nyo na ang open cases ay pwede sa tax amnesty. Pero sabi kasi sa akin ng Officer of the Day, hindi daw po. Wala kasi akong alam sa tax noong nagparehistro ako ng negosyo noon. At dahil nalugi, ay pinabayaan ko na. Pwede ko ho kaya itong ma-clear to amnesty? Actually, kung i-clear natin ang amnesty yan, eh kailangan mong, susulat ko lang para meron akong BIR, open case for amnesty, tax amnesty. Pwede naman yan, sir. Ang problem natin sa BIR, kung mag-i-issue sila ng certificate of tax delinquency, o at saka pipirmahan nila yung acceptance payment form. Kahit nakasulat sa batas under section 17B and section 17D na pwede eh gumawa sila ng RMC na dine-deny na hindi daw pwede. Eh yung BIR open cases is defined under the term account receivable or delinquent account, AR/DA. Ang tagal na yan, 2010, yun ang definition yun eh. So, dahil may tax amnesty, ayaw nilang pumayag. So, kailangan mo munang patunayan na ayaw nilang pumayag. Hindi pwedeng verbal ang ayaw nilang pumayag, kundi dapat magkaroon ka ng written denial. At ang written denial na yon dapat nakasulat, this is our final decision, para ma-invoke mo yung right mo sa Court of Tax Appeals. Since open case yan, syempre minsan masyadong mahal at matagal pag pumunta sa open sa Court of Tax Appeals. Sinasuggest ko na lang gamitin mo na lang yung EBIR form at saka yung GCAS o PayMaya para ma-close yung mga open cases mo. Using GCAS tsaka EBIR form, pwede ka magbayad ng 100 pesos kung yun yung kaya mo lang. Okay? And then, mag-file ka ng BIR form 2110 at i-attach mo yung mga pinail mo, isubmit mo sa BIR commissioner. Automatic yan, sir. Yung computer ng GCAS at tsaka yung computer ng EBIR form, papasok sa computer ng open cases mo. Kusang magsasara yan, sir. Kusang magko-close. Hindi kailangan ang human intervention dyan. So, kung kailangan mo pa ng details, meron po tayong videong ginawa dyan, yung pong closure of close open cases. Naduduhan mo yung procedure. Other question? Ito, sir, nag-a-ask po muna siya ng reference. Wala po akong ma-search sa Google na regarding RMO 15-95. Meron po ba kayong copy nito? Meron. Meron akong kopya niyan. Sige, ang gagawin natin is ilagay natin sa taxspecialistadiscord.com para doon kayo kumuha ng mga reference materials na ginagamit natin. Okay? Next question po and probably the last question na po for today, galing kay Sir Philip John. Regarding po sa expired or prescriptive period ng EWT and tax on compensation, saan po siya pwedeng gamitin sa protest? Pala po sana na i-hide muna yung prescriptive period during NOD. Pero ano kaya ang pwede kong ilagay na protest muna during NOD stage? Okay. Ang section 203 itong sinasabi niya. Ayan. Ang gusto niya mag-hide. Actually, tax strategy ang ginasabi mo, sir. Talaga, sir, ganito, hindi mo i-invoke yung prescription period hanggang hindi natatapos yung prescription period. Kasi gagawin lang ng BIR, mamadaliin nila yung trabaho nila para hindi mo magamit yung right mo sa prescription period. So, yung baraha para sa prescription period ay inilalabas lamang after mag-lapse yung prescription period. Yun yung technique. Okay? So, yun, nasagot ko yung tanong mo kung kailan.
So, i-protest mo muna nang i-protest yung hindi prescription period. Yun yung strategy dyan. So, meron pa? Wala na? Wala na magtatanong? Wala na po, sir. So, si, sorry kay Eric Leeson, wala kami pareha. So, kung, ano, mamaya meron akong lecture. Meron akong lecture tungkol sa part 2 ng NOD. Ayan. Yung gustong maging intern na NOD ko at gustong matuto papaano ang paghawak ng mga NOD cases, eh, mag-ano ho kayo, mag- bigyan nyo sa akin yung email nyo para mapadala ko kayo ng invitation. So with that, Ma'am Gia, at lahat ng sumama sa araw na to, which is, nasaan ba kayo? Nasaan ba yung ano? Ngayon, yung Google Meet, ito pala. So, hindi ko na isama yung Google Meet dito. Nandito kayong lahat. Pakita ko nga, ayan ang Google Meet. So, maraming salamat. Papakita ko. Ito, papakita ko yung Google Meet. Ayan, ayan. So, maraming salamat sa inyong lahat. Peace and happiness be with you for life. Meron tayo mamaya 9:45, ano, Gia? Yes po, sir. 9:45 po. Sige, salamat, Gia.